Ang aso ay kilala na isang matalik na kaibigan sa mga tao, kaya marami sa atin ang gustong mag-alaga nito dahil ang pagmamahal nila ay tapat at totoo. Isang kwento na naman ang may babahagi ko sa inyo na tiyak ay dudurog sa inyong mga puso. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng isang aso na naghihintay sa kanyang amo hanggang kamatayan. Ano kaya ang nangyayari sa kanyang amo at bakit siya naghihintay ng ganong katagal? Kung nais mong malaman, tapusin mo ang video na ito pagkatapos ng intro. Habang naglalakad ang lalaking ito, siya ay si Professor Parker Wilson. Nasalubong niya ang asong ito sa train station na pag-alagala. Gabi na sa mga oras na yun, kaya naisipan niyang dalhin papauwi sa kanyang bahay at maisauli sa tunay na nagmamay-ari. Naghihintay lamang ito na may maghahanap sa asong ito, pero lumipas na ang ilang buwan ay walang naghahanap sa asong ito, kaya pinapangalanan niya itong Chico. Minahal niya at inaalagaan. Hanggang sa lumaki na ito, libangan niya sa araw-araw, masaya sila habang naglalaro. Tuwing pumapasok si Professor ay iniwan lamang niya si Chico sa kanilang bahay. Pero ayaw magpaiwan si Chico kaya humanap ito ng paraan upang makalabas ng bahay dahil gusto niya maihatid ang kanyang amo. Ganito magmahal si Chico sa kanyang amo. Nung nakalabas na ito, hinabol niya ang kanyang amo pero hindi na niya naabutan. Kinabukasan, naiwan ulit si Chico sa bahay. Pero hindi nagsawang humanap ng paraan si Chico upang makalabas ng bahay at masamahan niya ang kanyang pinakamamahal na amo. Sa pagsakay ni Professor ay hindi niya inaasahan na makita niya si Chico. Bumaba ito at nilapitan niya ang kanyang aso at niyayakap ito na parang natutuwa at nakikiusap na payagan siyang makalabas ng bahay. Natila nagsasabi na maghihintay siya sa kanyang pag-uwi. Wala ng oras si Professor dahil kailangan na niyang umalis, kaya sinabi niya sa kanyang aso na maghintay na lang siya hanggang sa kanyang pag-uwi, kaya humanap agad ng pwesto ang asong si Chico. Kinabukasan, iniwan niya ulit si Chico sa kanilang bahay, pero tila ay nakikiusap na isama siya nito. Kaya wala nang magagawa ang kanyang amo, kundi ang pagbigyan si Chico. Sobrang saya ang dalawa sa kanilang pagsasama. Mula noon ay araw-araw na hinahatid ni Chico ang kanyang amo sa train station at sinusundo naman niya pagdating ng hapon. At sinabi ng mga tao na nakakakita sa kanya na ang aso niya ay napaka-loyal daw ito dahil nakikita nila na nandyan lang palagi ang aso nakaupo kung kailan uuwi ang kanyang amo. Hindi ito umaalis sa kanyang pwesto hanggat hindi niya nakikita ang kanyang pinakamamahal na amo. Sa loob ng halos 2 taon ay hindi nagsawa si Chico sa kanyang ginagawa na maghatid sundo araw-araw sa kanyang pinakamamahal na amo. Hanggang sa isang araw si Professor ay hindi na nakabalik mula sa paaralan. Nagkaroon ito ng biglaang pag-atake sa kanyang puso at sa kasamaang palad, binawian ito ng buhay. Paano na ngayon si Chico? Paano na kaya ang buhay niya na ngayon wala na ang kanyang pinakamamahal na amo? Itutuloy natin ang ating kwento. Subalit, nagpatuloy pa rin si Chico sa pagpunta sa train station araw-araw, matyagang naghihintay sa loob ng 10 taon sa pag-asang babalik muli ang kanyang pinakamamahal na amo na nagmahal at nag-alaga sa kanya. Ngunit, hindi na ito darating sa dati nilang tagpuan. Nakaupo lamang si Chico sa harap ng train station maghapon, kaya nilapitan ito sa isang kaibigan ni Professor at sinabi niya kay Chico na hindi mo na kailangan maghintay dahil hindi na babalik ang taong hinintay mo
Gawin mo kung ano ang gusto mo. Maging masaya ka, Chico. Naging malungkotin si Chico mula nang hindi na niya nakita ang kanyang pinakamamahal na amo. Patuloy ang kanyang paghihintay. Hindi siya umaalis sa lugar kung saan niya hinahatid sundo ang kanyang amo. Palakad-lakad lamang ito at inaalala ang masaya nilang alaala. Hindi ito sumasama ng kahit kanino. Tanging pagkain lamang ang tinatanggap ni Chico upang mabuhay siya. Naging tirahan na ni Chico ang lugar na ito kung saan niya hinahatid sundo ang pinakamamahal niyang amo. Sa bawat paghinto ng tren at pagbubukas ng pintuan ay nariyan palagi si Chico at hindi siya nawala ng pag-asa na muling makita niya ang pinakamamahal niyang amo. Hinihintay niya ang kanyang amo hanggang siya ay namatay sa edad na 11. Marami ang nalungkot sa pagkawala ni Chico. Inilibing ito kung saan nakalibing din ang kanyang amo. Dahil sa pagiging loyal niya sa kanyang amo, ay marami silang ginagawa na estatwa bilang pag-alala ni Chico. Subalit ang pinaka-popular ay ang bronze statue sa Cebua Train Station, kung saan dito palagi nakapwesto habang naghihintay siya sa kanyang amo. Ang kwento na ito ay nagpapatunay lamang na ang kanilang pagmamahal ay tapat at totoo sa kanilang amo dahil kaya nilang maghintay hanggang kamatayan. Kaibigan, maraming salamat muli.